Oo, tama ka. Tama ka sa iyong iniisip. Tama ka sa iyong nakikita. Ako'y nalulungkot. Ako'y natatakot. Ako'y nangangamba. Natatakot na baka mahawa. Natatakot na baka magka-virus. Nakakalungkot. Nakakalungkot sapagkat maraming tao ang sumisigaw ng tulong. Maraming tao ang nagtitiis sa sakit. Maraming tao ang wala ng mahal sa buhay. Maging ang buhay ng tao ay naging delikado. At maging ang pag-aaral na aming mga kabataan ay apektado. Iniisip ko paano na lang ang aming kinabukasan. Ang hirap. Ang hirap sapagkat nagtitiis tayo sa sitwasyon na parang tayo ay kinulong at kontrolado ang buhay na ating mga tao. Ang hirap sapagkat nagtitiis tayo hindi sila mayakap at makasama. Nagtitiis tayo sa matinding dulot ng depresyon at pagkalungkot. Kaya maraming tao ang nagawang magpakamatay na lamang. Ngunit kahit ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Diyos. Salamat sa Diyos. At heto ako at nakaupo. Sa kabila ng lahat ng aking pangangamba at pagkatakot, ay hindi niya ako pinabayaan. Maging ang mga mahal ko sa buhay at ang aking buong pamilya. Oo, minsan na ako nawala ng pag-asa at nagawang sisihin siya sa mga nangyari. Pero mali ako. Maling-mali ako. Tingnan niyo naman. Heto ako, malakas at matatag. Kaya patuloy akong lalaban katulad ng paglaban ng mga taong nagpositibo sa COVID-19. Patuloy akong lalaban katulad ng paglaban ng mga frontliners nating walang tigil sa paglilingkod. Kung sila na kaya, kakayanin ko din. Maraming salamat din sa gobyerno na walang tigil ang pagbibigay ng ayuda sa aming mahihirap. Maraming salamat din sa tulong ng social media na nakakapagpasaya ng tao, maalis lamang ang matinding lungkot at pagkabagot. Muli, maraming salamat sa buong may kapal. Dahil patuloy siyang gumagawa ng paraan para sa unti-unting pagluwag ng ating sitwasyon. Kaya sa mga kababayan ko, patuloy tayong babangon para labanan ang matinding hamon. Sama-sama tayong uunlad para sa kinabukasan ng lahat. At sama-sama po tayong magdarasal para sa walang sawang pagbibigay ng biyaya ng buong may kapal.